Kailangan mong maging malinis sa katawan. Kilala natin ang sarili natin. Kung meron ba tayong amoy, amoy sa katawan. So bago tayo pumunta ng gym, hangga't maaari, maligo. Sa mga galing naman ng trabaho, siyempre, hindi na natin kailangan maligo pa bago pumunta ng gym. Buhatan ko, ito ay gym na pangmasa. So, sari-sari, halo-halo mga lalaki ang makakasalamuha mo. Meron talaga dyan na may amoy, so kailangan maging malinis tayo. Pangatlo, pagpasok mo sa gym, mag-observe ka muna. Basahin mo lahat ng mga house rules and regulations. Kasi iba't ibang gym, iba't ibang house rules and regulations yan. So kailangan malaman mo. Yung ibang gym, gaya na pinag-gyman ko, bawal ang magbagsak ng malakas. Kasi, siyempre, bawal yun sa building. Medyo nayayanid yung building. So, tinang masyadong madahan-dahan. Basta wag lang malakas na padabog yung pagbagsak. So, kailangan alamin mo lahat para wala kang nalalabag na house rules and regulations. Don't care what they all say. That's right. I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it all day. It's okay. We work hard, then we all play. Yeah. I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to waste time, man. Yeah. One day it all will be fine, man. Let's go. Gotta commit to the climb. You know we're back with the Guinness, setting records every minute, every track. In addiction to the fact that we're winning, still we lack. Something's missing. Need a track that is hitting, making racks, making millions. Oh, yeah. Sa pagtanggal naman ng mga plates, yung unang plate na tatanggalin mo, hilain ng bars na sagad. Pagkatanggal ng isang plate, punta sa kabila, saka mo tanggalin naman yun, kabila. Diba, hindi tumaob? Isa ito sa mga pinakamahalagang bagay na dapat nating ugaliin sa loob ng gym, ang pagbabalik ng mga gamit pang magkaroon ng kaayusan at maiiwasan natin ang anumang uri ng disgrasya sa loob ng gym. Isa ito sa mga magandang bagay na dapat nating taglayin sa loob ng gym, ang makisama sa kapwa natin nagbubuhat. Ang punasan natin yung, lalo na sa mga benches, yung pawis natin para sa mga susunod na gagamit ay tuyo at hindi nakakadiring gamitin ng iba. Mawawala ka sa concentration o focus kapag ganito ang ginagawa mo. Kung ikaw ay bago pa lamang sa channel na ito, please subscribe, like, and share upang lalo pang lumago ang channel na ito. Narito pa ang mga karagdagang tips para sa mga baguhan sa gym. Kailangan mo muna mag-warm up bago ka magsimula mag-exercise o mag-workout. Mahalaga ang pag-warm up upang makaiwas tayo sa anumang uri ng injury na maaaring maidulot ng pag-exercise o pag-workout o yung pagbubuhat ng mabibigat. Kung merong instructor sa gym, pwede kang magtanong sa kanya, i-approach mo siya kung ano yung mga una mong gagawin at sasabihin mo na rin sa kanya na ikaw ay first timer sa gym. Sa gayon, mag-guide ka niya o matutulungan ka niya sa mga basic exercises at sa mga proper form. Kung sakaling wala kang makitang gym instructor kasi may mga gym o kung tawagin ay mga bakal gym, kung wala kang makitang mga instructor dito, pwede kang magtanong sa mga kasamahan mo sa loob ng gym. Huwag kang mahihiyang magtanong kasi mas mabuti na nagtatanong ka upang hindi ka maaksidente sa mga exercise na gagawin mo sa loob ng gym. Huwag dumura kung saan-saan. Dapat mga kaprakti, maging disiplinado tayo sa loob man o sa labas ng gym. Huwag tayong dumura kung saan-saan. Sa pag-e-exercise, lightweight muna ang gagawin. O yung mga magagaan muna ang bubuhatin mo.
upang hindi ka ma-injury. Sa lightweight, magagawa mo din yung proper form. Mahalaga ang proper form upang makaiwas din tayo sa namang uri ng injury na maaaring maidulot ito ng mga exercise. At kapag nagawa mo yung proper form, masimula pa lamang, makikinabang na agad yung katawan mo. Dahil nagagawa mo yung proper form, mas mapapabilis ang pagtubo ng iyong muscle. Ideal sa mga beginners ang magbuhat lamang ng isang oras o mas mababa pa. Ginagawa ito dahil hindi ka pa sanay sa ganitong mga exercise o mga activities upang hindi mabigla yung iyong katawan. Parang ganito lang yan mga kaprakti. Tayong mga beginners sa gym, parang lang yan isang sanggol. Ang sanggol, hindi mo pwedeng pakainin agad ng kanin pag, o yung mga matitigas na pagkain. Papakainin mo mga babies na mga malalambot muna or masisimula ka sa gatas. Ganun din tayo mga beginners. Kailangan magsimula ka muna sa magagaan at matadali upang lalo mo makabisado ang mga proper form at mga exercises. Ganun din ang mga gym equipment sa loob ng gym upang sa katagalan makakabisado mo na ito, saka mo sa dadagdagan ng bigat at saka mo sa dadagdagan ng intensity o yung hirap ng paggawa. Ang dapat gawin ng mga baguhan sa gym, sa unang linggo niya sa pagbubuhat, kailangan full body ang tatargeting niya. Ang ibig sabihin nito, lahat ng body parts sa isang araw ay ititrain mo. Kahit isa o hanggang dalawang exercises lamang sa bawat body part ang pwede mong gawin. At sa bawat exercise, 2 sets hanggang 8 to 10 reps lamang ang ideal na pwede mong gawin. Upang sa ganitong paraan, hindi ka mabibigla. Maraming rules and policies ang bawat gym. So, halos karamihan naman dito, ipinagbabawal ang pagbagsak ng mga gamit, lalong-lalo na ang mga dumbbells. Iingatan natin ang mga gamit, mga kaprakti. Kahit na nagbabayad tayo dito, kailangan disiplinado tayo. At hindi natin pwedeng basta-basta na lang gamitin ng bara-bara ang mga gym equipments. Dahil pag nasira ito, maaari magpagbayarin ka ng may-ari. At ang masaklap pa nito, baka maiban ka niya sa kanyang gym. Gawin lang ang mga basic exercises, mga kaprakti. Or yung mga ordinaryong exercise na very basic exercises lamang. Huwag na tayong gumawa dito ng mga exhibition or yung mga advanced exercise. Dahil ito ay para din sa mga advanced na nagtitrain sa gym. Kung ang yung gym na papasukan ay marami mga machine equipment, mas magandang ito muna ang iyong unahin bago mga free weights. Dahil sa mga machine equipment, ka mahihirapan gamitin ito. Dahil naka-fix ang paggalaw dito. Isa pa, napaka-safe para sa mga beginners ang paggamit dito. At kapag sanay ka na sa mga ganitong exercises, pwede mo nang subukan ang mga free weights. Pwede mong picturean ang sarili mo sa unang araw mo sa gym. Malay mo, magustuhan mo ang ganitong larangan ng pag-exercise. At kapag nakahiligan mo ito, dumating ang panahon na lumaki yung katawan mo, malaki ang makikita mong pagbabago at may pagmamalaki mo na kaya mong baguhin ang iyong katawan. At gaya ng sinasabi ko mga kaprakti, ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa pagbubuhat lamang. Kailangan mo dito ng sapat na tulog at tamang pagkain upang makamit mo ang muscle growth. Hanggang sa muli, God bless!